Itong baba, di ba? Ano naman lang si... Sino tatay? Mikey. Mikey, so, how's your experience working with Alvin, the Asia's multimedia star? Kasi bago naman isang kasama nila. Pakayas na yung sound system. Present ko kung mga katrabaho si Alvin, pero before this one, kumakaibigan na kami dahil nag-workshop na kami together. I'm really excited kasi isa si Alvin talaga sa mga nire-respect kong artista na mahal talaga yung craft niya. As in, nakita ko yung work ethics niya, nakita ko siya kung paano siya, yun nga yung siya nagbabago. I told him this na kahit sa aming kapwa-artista, he serves as an inspiration kasi lahat ng naging success na naabot niya na ngayon, achievements niya, nagawa niya na hindi siya nagbabago, na grounded pa rin siya. And inspiration yun for us na, oh, hindi mo kailangan magbago, hindi kailangan mag-compromise yung values mo para lang maging successful na ganyan. And I'm really excited, oh, di ba? Okay, go na. I'm really excited na maka-eksena siya and maka-create ng mga eksena or maka-take together with Direct LA na yun mismo ako mag-gulat din sa sarili namin na yung mag-feel namin sa bawat eksena, yung tipong game akong tumalon pag siya yung sa emosyon, pag si Alan yung ka-eksena ko. We're very comfortable na and sana ma-follow through yun at makita niyo po yun sa aming mga gagawin na excellent sa The Gift. Hindi ka naman nililigawan ni Alden. Hindi naman po. Hindi naman po. Sa soap. Sa soap. Hindi niya ako gusto. Ako yung nag-ahagul sa kanya. Ah, ganun. At least iba naman to sa unana, di ba? Opo. Mas malantag si Miss O. Si Miss O. Yes, Miss O. Bago ang lahat, may comment lang po ako. Saan po? Yung dalawang ina, may mali siya sa anak. Napansin namin yun. Grabe mo yung mga ina na yan, ha? Palagi ko pinapaalala na kay Miss Jean. Anak ko yan. Yung anak ko. Pati si Miss Jo? Ang dalawang ina. Nagbuti na Lola ka rito, di ba? Lola ka rito. Lola niya ako. Wala akong pagdanasan. He's also working with Alden sa mga naunang eksena. How do you see him? As si Alden. Lisa ba? I was very surprised actually because he... While we were talking to each other, doon po sa set, nalaman ko na nagre-research siya. Bihira yun eh. Hindi palagi nangyayari yun na yung kung ano yung role ay siniseryoso ng todo para to go out of his way to do a research on how to act on it para tama ang pag-atake. Sarili niya yun, and normally, sanay ako na usually yung senior stars ang tatanungin kung hindi man ang director. Magaling siyang aktor at pinapangarap ko na manalo siya dito. Tingin ko kaya niya. Wala ka pong nanasa, ha? Wala na sarado ng tinda. Tali mo na si Andrea. Kumusta yung experience mo taping sa Divisoria, maraming tao, maraming putero, maraming papakit? Kumusta yung experience mo? Mahirap po kasi alam naman naman po natin yung Divisoria is a very busy area po. Siyempre, meron po silang regular programming doon. And parang ngayon lang din po ako nakaka-experience mag-taping sa ganong pagising palating. So, medyo may struggles po kami, nahihirapan po kami mag-taping kasi minsan po talagang kahit marami na pong tumutulong para mai-tone down po yung crowd, medyo nahihirapan pa rin po kami in a way. Pero
may ilalaos pa rin po namin ang baby. Pero siguro po kasi yung area po yun, nakakatulong po sa amin eh, na parang maramdaman po talaga namin na taga-doon kami. Nakakatulong po yung surrounding sa amin na maging parte sa pag-internalize po namin ng mga roles. So, na-miss ko po talaga mag-portray ng ganitong roles. Kaya tumutuwa po ako na doon po yung, ganun sa mga ganung area po yung location namin po. Alam ko lang kung yung pag-core physical mo kay Mayor.